Bayan, nagsanib puwersa ang mga dati at kasalukuyang opisyal ng pamahalaan at artist sa isang benefit dinner concert para matulungan ang mga batang kulang sa nutrisyon. Narito ang ulat. Napuno ng inspirational songs ang Yes, I Believe concert kagabi sa Ten City Manila Hotel na dinaluhan ng mga dating opisyal ng gobyerno. Ang concert ay bahagi ng massive nationwide nutrition program na tulungan ng mga ina at anak na nangangailangan ng sapat at masusustansyang pagkain at tugunan ang problema sa malnutrisyon. Lalong-lalo na sa first 1,000 days ng isang bata na kritikal para sa kanyang brain development. Pinangunahan ito ni dating senador at DILG Secretary Joey Lina na ngayon ay president ng Manila Hotel. Kasabay ng National Children's Month celebration ngayong November, ayon sa dating senador, ang benefit concert o kilusan kasama ng government at private sector ay may temang malusog na bata, malakas na bansa. Isa tayo sa may malaking problema ng pagiging pandak ng tao o kaya ay payat. And this is caused by malnutrition during the first 1,000 days of life. Yung learning poverty, grabe sa atin. Binigyang diin ni Lina ang kahalagahan ng first 1,000 day law sa buhay ng isang bata. May batas nga eh. First 1,000 day law, yung kabataan at nutrisyon, kalusugan at nutrisyon ng magnanay. Ito yung first 1,000 day law. May batas na ginawa ang Kongreso. Nire-recognize ang kahalagahan ng nutrition during the first 1,000 days of life. Ayon pa sa dating senador, nagsimula ang kanilang proyekto mula sa Rotary Club Makati Central na kung saan nasa pangatlong taon na ang kanilang Child Malnutrition Program. Dito na aniya nagsama-sama ang maraming private at civic sectors, maging ang mga LGU para maisakatuparan ang proyekto. Bukod sa mga best musician ng bansa, katulad din na Isay Alvarez, Lara Maige at Rachel Gerodias, kasama sina dating Press Secretary Mike Toledo, dating Executive Secretary Attorney Salvador Medialdea, sumama din sa concert si dating National Security Advisor Retired General Hermogenes Esperon Jr. Marusog na bata, matatag na bansa, which is actually the first part of national security. Believe it or not, nauuna yan sa territorial integrity and sovereignty. Mapupunta naman ang proceeds ng fundraising concert sa Alliance for Healthy Children na kinabibilangan ng various civic organizations katulad ng Rotary, Kiwanis, Lions, JCs, Midwives and the World Vision at iba pa. Alan Francisco, para sa Bayan.